Sih. Lord, please lead the prayer. Thank you. Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay sa amin. Maraming salamat din po sa mga blessings na ibinigay sa amin ng araw. Sana po, gabayan niyo po kami. Pagpalaan niyo din po ang aking mga klase at aking mga guro. Sana po ay maging maganda po ang lesson namin ngayon. Marami po kami matutunan. At maipasa po namin ang aming mga exams. Para po sa Holy Spirit din. Thank you. Amen. Turo niyo po ng time ng pang-alas 9, tapos ngayon pong time, same lang po ituturo niyo? Hindi, calculus 1 to eh. Kanina, statistics, data analysis yun. Sige, pakailan ko. Napasok po kasi ako kanina ng alas 9. Ano yun, data? Bakit ka nakapasok? Saan mo nakuha yung link? Sa ano po, sir? Sa may sa FB group po natin. Nag-join po ako ng alas 9. Kala po alas 9 yung last, sir. Pareho lang ba yung link ng Calculus 1 sa data analysis? Pareho lang. Sabi niyo po, permanent link po yan sa Saturday. Okay, pareho pala. So, nakapasok po ako nung kanina, tapos data analysis pa po yung nandun. Ayaw niyo nun, kung ka nag-data analysis, pwede alam. Kaya pala marami lagi nakaka-join. Yung attendance send ko ulit ah. Maganda din yung data analysis. Marami kang natutunan. Start na tayo. Overtime ako dun sa kabila eh. Kasi tinodo ko hanggang exam. Tanong ko lang, anong module na ba tayo sa limits? Ang exam niyo, anong coverage? Ano coverage yung exam? Di pa po namin na open, sir, yung exam. Pero open na. Bakit sa data analysis, open na? Na-open na nila. Alam na nila ng module 7 hanggang 9 eh. Open naman po yung exam, sir. Di pa po namin nasasagutan. Hindi, anong module ang coverage? Anong week? Wala, umpisa po yata, so... Hanggang wala pa ba kayo ka nakaranas ng exam? Wala pang prelim? Di ba yung prelim? Week 6 lang. Walang nabawas? Week 6 lang nga tayo. Week 6 to 9. So, walang nabawas pang week 1 to week 9. Walang nabawas. Week 6 po hanggang week 9 po, sir. Hindi ba? Okay. Okay. Ano yung okay week oh, week 6 to week 9 oh, matatapos natin, tapusin natin, pilitin natin. O oh, game na tayo ah. Bilisan natin para ma-cover natin lahat. Alam natin na empty, di ba? Empty wala, di ba? Wala, kaya zero. Okay? Pag sinubstitute natin yung f of 2 dito, alam natin ang sagot ay hollow. Kaya zero, wala. Okay? Pero kung kinuha natin yung limit ng f of the function as x approaches 2 from the left and from the right, pare yung sagot nila 2. At alam natin ang f of 2 ay 0 kasi hollow that. So kung since pareho ang limit ng function from left and from the right, ibig sabihin ang two-sided limits natin pareho din 2. Okay, the limit exists. So another example. Ito. So, alam natin na ang limit nito as x approaches 2 from the left ay negative 1. At ang limit naman nito as x approaches from the right is positive 1. Therefore, the limit of this from the left and from the right or two-sided limits does not exist. Okay? Kasi ito negative 1, ito positive 1,
Therefore, kapag kinuha natin yung limit, tingnan nyo, ito, ito may negative from the left, ito may positive from the right, ito wala siyang negative at saka positive. So, ibig sabihin, two-sided limits yan. Hinahanap ko yung limits from the left and from the right. Since the limit from the left is negative 1 and the limit from the right is 1, therefore, the two-sided limits does not exist because the limit are not the same. Okay? Tingnan natin to. Hindi na ako magpapa-whiteboard ah, kasi kailangan kayo ng oras. Okay, sige, magra-random ako. Simulan tayo dito sa number 1. Paki-raise your hand. Sino sasagot na number 1? Paki-tap na lang yung hand icon. Mag-ano ka, participate ka para matuto ka. Find the limit of the function. Ang pangalan naman ng function natin ay g. Okay, find the limit of the function g of x as x approaches 4 from the left. Paki-tap ng hand button. Wala? Paano ka mag-i-exam pag hindi mo pa ito alam? Ayun, ano wala? Paki-tap ulit. Pag nagra-random kasi ako ng tawag, matagal, aksayado sa oras. Paki-tap na lang yung hand button. Tingnan natin. Wala ba? Oh, sige. Naririnig ba ako, Escaler? Ayan si Escaler. Yes, Escaler. What's your answer? Read an answer, Escaler number 1. Escaler, pakibasa at sagutan yung number 1. The limit of g of x as x approaches 4 from the left. Hindi ko sure kung tama ito kasi medyo nalilito pa ako eh guys. So, 3 po yung limit. Sure? Pakitingnan yung graph ha? As x approaches 4 from the left, 3 ba? Tumama ka sa 3? Ay, from the left pala. Sorry, sorry, wait lang. 11 number 2. 1 po pala. 1. 1 ba? 1 yun. Baka naduduling ka ha. Yeah. Tingnan mo sige. Medyo na yung ito pa ako isa. Sige, okay lang. Final answer. 3 sir. Okay, 3. Okay, that's correct. 3. Ito eh, as x approaches 4 from the left, ito yun. 3 ba o 2? 2 lang, di ba? Yes, boss. 2 lang, boss. 2 okay, lang. Next. Levy. Number 2. Levy, ano sagot mo? Wait lang po sir, bigla po nalito. Okay lang yun, sige. Find the limit of g of x as x approaches 4 from the right. Ito, 4. The right. 3 po sir. 3 ba? Layo na 3 oh. Ay. Ito lang yung graph matatamaan natin kasi from the right tayo, ito lang. Sir. Ano sagot? As x approaches 4. 2 po. 2 po. Okay, 2. Next, number 3. Grammar, RE. Sir, yung limit po, x is po, sir. So, ano nga yung sagot? 2 po, equal po sila, both two, pares po sa 2. So, ano sagot natin? 2 din, okay? Okay, correct. X is po yung limit. Okay, so the limit exists. So ang sagot mo ay 2. Ang sagot ha, hindi that limit exists ha. Ang isasagot mo dyan ay ano ha, 2. Okay, kasi ang limit natin nag-exist. So ang anong limit, 2 yung sagot, okay? Gota, number 4. Number 5, Legazpi. Gota, Legazpi. What po? The number 4?
As X approaches 1 from the left. Okay, as X, ito yun. As X approaches 1 from the left. 4, ano sagot mo? Four? O 3.5 ito? 3.5, di ba? Yes, pero kasi di ko nakasakto sa ano. Oh, 3.5. Next. How about number 5? Go, yan kay Gota. Number 5, Ligaspe. As X approaches 1 from the right. Ang sagot, nakapakin-mute na lang. Ligaspe. Unmute your microphone. Sir, wala daw po siyang mic. Chinatanan niya po yung sagot. Ano sagot niya? 1 po. 1 po. Okay, correct, correct. Okay. So, about number 6? Kasi hindi pareho ang sagot ng 4 and 5. DNA, di ba? DNA, okay. Sige. Next slide tayo. So, kuha na yun, ha? Okay, dito tayo. O, paki-yes, Ligas, pay ulit. Gusto mo sumagot? Naka-raise hand ka, number 1. What is F of 2? Tiyan na, wala na. Given the graph, what is the value of F of 2? Wala na sumagot. Marami yan, no? Pero pwede pong pabalik dun sa graph kanina. Yung bago po yan. Ayan. Yan ba? Apo, ayan. Medyo check lang po kasi medyo nalilito po ako. Okay. Sige po, salamat po. Pakalipat ako. Salamat po. Ito lang po ba, sir? Number 1, F of 2. F of 2 lang yun, hindi late. Evaluating na. Alright. So, ito yung 2, tandamahan siya dito. Ito, hindi siya bagay ng solution kasi hindi naman umabot ng 2 eh. Okay? So, ang F of 2 natin ay 3. 3. Yes? Okay. How about yes? Yes. How about number 2? The limit of f of x as x approaches 2 from the left. Ano? As x approaches 2 from the left is also? 3. Okay. Next, as x approaches 2 from the right? 1. Alright, the leg 1. As x approaches 2, two-sided na to. Does not exist. Does not exist. Yeah. Okay, very good. Yeah. How about f of 4? 4? Eh, butas to eh. Butas. 4 po. 4? 0, butas yan eh. 3 po. 0, butas to diba? 0. 0, butas. 4. Oh, butas yan. Next. Four. As X approaches 4, left and right. 4. Okay, tama sila. 4. Okay, next. H of negative 2. X is negative 2. Ito, negative 2. 4. Zero, sir. Zero po. Zero. Zero, sir. Tama ba? Zero po ba, sir?
One? But that's fine, hindi. Di ba same toto? Tama? Opo. Saan ba punta yan? Positive infinity ito. Negative infinity ito. Okay. Andi, so, ano sa tut mo dyan? Define post mo. Undefined. 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 Fine. Okay. Next. As x approaches negative 2 from the left. As x approaches negative 2. Ito, hindi ito from the left or from the right. Ito from the left. From the left, from the right. Ito kasi negative 2. Ah. Okay. Ano sagot? As x approaches negative 2. Negative 2, sir. Ito, as x negative 2, wala siyang plus dito sa taas. Wala ding minus. Kaya two-sided limits yan. So, anong sagot? Pare ba? Ano ba ang limit as x approaches negative 2 from the left? Anong limit ng f of x as x approaches negative 2 from the left? As x approaches negative 2 from the left, that is negative infinity. Tama? Yes po. As x approaches negative 2 from the right, positive infinity. Undefined po. Hindi. Dito tayo sa number 2. Asa yung number 2 po? DNA. Kasi hindi pareho. Yung isa negative. Yung as approaches x, as approaches negative 2 from the left, as x approaches negative 2 from the left, negative infinity. As x approaches negative 2 from the right, positive infinity. Therefore, the limit of the function as x approaches negative 2 from the left and from the right, hindi pareho, DNA tayo sa number 2. Naintindihan? Yes po. Okay, number 3. Yes po. Zero. H of 0. Zero. Butas to, diba? Pero, sir, 4. I-part to ng, may matanda-tama ang graph dito sa taas, diba? Part ng graph. Tama ito? Yes po. Yes po. Oh, so, anong sagot? 4. Next, how about the limit of h of x as x approaches 0? From the left and from the right. DNE po. DNE. Okay, hindi pareho. Next. H of 2. H of 2, number 5. Okay. Zero. Okay, tandaan nyo. Baka na-confuse kayo. Ha? Baka na-confuse kayo. Makinig kayo. Makinig. Baka na-confuse kayo. Nalilito kayo. Okay. Ito, evaluating. Tandaan nyo, evaluating na ito, ha? Hindi ito siya limits, ha? Evaluating. Ito, evaluating, pag h of 0, yung part ng graph na natamaan ay 4. Ito ang isasagot. Okay? Kasi evaluating function yan. Ito, limits. Limits. Naintindihan nyo ba? Yes po. Diba sabi kanina, by definition kanina, di ba, closer and closer to A or perhaps equal to A. Kaya ang limit nito, as x approaches 0, ito sagot. From the left, 0. From the right, 4. Kaya dahil two-sided limits ito, dahil walang plus minus, does not exist. Nag-gets niyo ba ako? Yes po. Ganito, yung number. Yes, oh, baka malito kayo, ah. Yung number 5, hindi kayo naghahanap ng limits. Nag-i-evaluate kayo, evaluating function. So kapag h of 2, ano ba yung natamaan sa 2? 0, sir. 0 po. Hindi to limits. Hindi to limits. 0.5. Hindi to limits. 0.5. 0.5. Ito 2, ito 1. Ito gitna. 0.5. Ibutas to eh. Undefined po. 4 po. 0 po sir. 2 sir.
Wait lang, may misconception kayo. May misconception kayo. Balikan natin. May misconception. I got it to him. May misconception kasi kayo dito. Okay. Ano oras na? Balikan natin to. May misconception kayo. Mayroon kayong concept na hindi naintindihan. Okay. Balikan nga natin to. Nalito kayo dito. Yung napasel kayo eh. O, dito muna tayo, ha? Okay. Tingnan nyo to. As x approaches 0 from the right, 4 ang sagot natin. Okay? As x approaches 0 from the right. Ito yung 0, natamaan ang part 4. Ito, as x approaches 3 from the left, itong natamaan 1. Okay? As x approaches 4 from the right, itong natatamaan kaya as from the right, kaya yan ay 0. Next. As x approaches 4 from the left, ito natamaan, 0. As x approaches 2 from the left, ito yon. Limit to ha, limit. Okay? Limit siya. At x approaches 2 from the left, 2 ang sagot natin kasi nga limits tayo. Okay? Limits ang pinag-usapan, hindi evaluating. Okay? As x approaches 2 from the right, limits pa rin ulit to ha. Okay? Kaya ang sagot natin, 2 pa rin. Kasi nga, limit ang pinag-uusapan natin. As the value of A closer and closer to that A, the limit is equal to L. Now, okay na tayo dyan. Kasi limit, hindi tayo evaluating. Hindi evaluating nga, it's a pag-usapan. So next. Sir, wait lang po. Sir, wait lang po. Sige. Sir, ba't po rin naging 0 yung 1? Nalito ako dyan ah. Sa number saan? Ay, ito sa number 1, 0. Kasi at x approaches 4, di ba ito yung left? Di ba ang coordinate nito ay 4 si x, 0 si y? So, ibig sabihin, yung ito, coordinate nito ay 4, 0. So, habang si x ay papalapit si 4, ang y mo dito, 0. Kasi itong part ng graph na tamaan, yung tuldok na to, 0 dito si y. Get. Get. See, gets na. So if from the right, sir, 4 ang sagot. X approaches 4 from the right. 0. Zero pa rin. Oo, ito lang natamaan ng graphic. Ah, okay, sir. Mm-mm. Okay na yan? Basta wala po siyang pinatamaan y, 0, sir. Hindi, natamaan niya yung y sa 0. Di ba 0 tong y dito? Ito sa baba, negative 1. Negative 2. Hindi, pagka kung ano pin tinamaan yung value ng y, yun po yung magiging sagot. Yes, yes, correct. That's good analysis. Okay, that's good analysis. Very good. Okay? Okay na? Okay. Sige. Thank you. So dito, even though f of 2 is equal to 0, the limits are still equal to 2. Ito, okay naman tayo dito, di ba? Limits to, ah. As x approaches 0 from the left, ito, from the left. Kung mag-from the left ka, saan i-consider mo graph? Alangan naman ito, di ba? Itong mauna. Kaya dito ka titingin. Gets? Hindi ka titingin sa taas. Kasi from left tayo, eh. So sa graph natin, as x approaches 0 from the left, ito. Ito na napaan. Anong y na to? Okay? Negative 1. Ayun, negative 1. As x approaches 2 from the left, okay, left pa rin tayo, mag-approach pa rin tayo ng 2, ito. Diba? As x approaches 2, nag-approach siya sa 2, pero tingnan mo hollow dot siya, diba? Pero limit kasi yung pinag-usapan natin eh. So this is 2 si x, ano si y, negative 1, tama? Negative 1 pa rin. Next, as x approaches 2 from the right. O, alam naman dito tayo titingin, from the right naman. So, kung mag-start tayo sa right, dito tayo titingin sa taas.
So, grab ang matatamaan. As X approaches 2 from the right. Ito siya. Limit to hindi evaluating. Okay? Anong sagot nito? 1, di ba? Yes. Yun. Pero, kapag tinanong sa'yo, yung limit ng walang minus, walang plus, tapos ang binigay ay the limit of two-sided limit na siya, the absolute value of x minus 2 all over x minus 2, magiging ganito na yung tanong, as x approaches 2. Walang plus, walang minus sa taas, so two-sided limit siya. So alam mo na kapag as x approaches 2 from the left ay negative 1, and x approaches 2 from the right ay positive 1, at hindi pareho, kapag ito ang tanong, anong sagot? DNA po. DNA. Oh, okay na tayo dyan, ha? Gets na ba? Yes po. Okay. Ano oras na? 23. 23. So, okay na kayo dyan. Wait lang. May idahabol pa ako, ha? Limits at infinity. Wait lang. Kailangan pa ito mag-discuss. Baka lalabas pa ito sa test. Wait lang. Mag-escape mo na ako. Huwag mo na mawala, mag-overtime ako kasi kailangan nyo to, baka lumabas pa siya. Okay. Yung infinity, wala pa. Limits at infinity, makinig. Okay, pasukan ko na ng trigo ha. Pasukan na ng trigo, okay? Makinig kayo. People. Okay? So, trigonometry na tayo ha, sa trigonometry. For trigonometric expressions, note that x is a radian value. Is in radian, naka-radian yung angle natin, naka-radian, hindi naka-degree, hindi naka-degree, again, naka-radian. Complete the table and solve for the limit of sine x over x as x approaches 0. So ito, yung x na to ay radian measure, hindi naka-degree, okay? Now, note, the limit is usually rounded off to a whole number. However, if the limit is not near a whole number, it is rounded off to one decimal place. Example, kung hindi siya whole number, halimbawa 0.4999, it is rounded off to one decimal place, kaya 0.5. So let's answer this. Complete the table and solve for the limit of sine x all over x as x approaches 0. Meron ba kayong mga calculator dyan? Okay. So dapat ang sign mo ay naka-radian ang measure mo. Okay? Anong value kapag sign si x mo ay palitan mo ng i-press nyo muna in radian yung calculator nyo. Kung mayroon kayong calculator naka-radian form dapat. Sine negative 0.01. Sine negative 0.01, positive naman. As x approaches 0 from the left and 0 from the right. Okay? So kapag approaches, as x approaches 0 from the left, wherein simulan muna natin sa negative 0.01. Dapat ang calculator nyo, ang scientific calculator nyo ay naka-radian ang kanya mode. Radian mode dapat. Okay? So, angle unit mo dapat naka-radian para makuha mo yung tamang sagot.
Okay? So sine, plug in mo lang yung sine negative 0.01. Palitan mo lang sa x na negative 0.01. Okay. So ibig sabihin, unahin mo muna ha, kung may scientific calculator ka, ang unit mo ay region. May tanong ba? Excuse po. Pa-excuse daw po si Shen Anekra. Nawalan daw po ng power sa Anekra. Okay. So kapag sinubstitute nito, ganito lang, lang type nilang sine, ano sa x mo? Negative 0.01 all over negative 0.01. Kapag ang value na nakuha mo ay hindi katulad nito, naka-degree ang ano mo, ang measurement mo. Okay, change mo muna sa radian. Okay. Dapat naka-radian, ha? Okay. So, 0.99 siya. Pag ibig sabihin, papalapit sa 0 to, di ba? Okay. Pag pinalitan natin ang negative 0.01, 0.999 pa rin. Doon 0.999, 0.99, saan sa papalapit? Okay? Erase ko para malinis. So the, therefore, the limit of sine x over x as x approaches 0 from the left or from the right is equal to 1. Okay, kasi pareho eh. Papalapit sila pareho sa 1. Kasi nakikita natin na 0.999, 0.999, siya palapit sila lahat sa 1. Okay? Please memorize this for the next lesson, ha? Okay, halimbawa ito. Sometimes you are not given the graph of a function. We can still get the limit of a function at a point by constructing a table. Minsan, pag walang graph, pwede naman tayo mag-construct ng table. Halimbawa ito, mga anak. Sir, sira po mic ko. Okay lang po ba? Okay lang. For example, let us solve for the limit of x minus 1 all over x squared minus 1 as x approaches 1 using a table and substituting values. So, ano ba? 0.99. No, ipapalit lang natin yan, ha? Mag-calculator kayo. Si x, palitan mo lang ng 0.99. Anong magiging sagot? 0.502. Pag si x, pinalitan mo ng 0.99, palitan mo yan ng 0.99, by substitution, anong sagot? Nakikita mo, no? Bumababa siya, no? Papunta siya sa taas. Okay, ito naman, pataas siya. Papunta siya saan? Okay? Ano sa tingin nyo ang sagot? Kapag nag-approach na ng 1. Ito, 0.502, tapos nagiging 0.505. Saan siya kaya patungo? Ito, 0.497, nagiging 4.99. Papunta siya saan? Ano sagot nyo dyan? Sir, just pwede ba na ano na lang, palitan natin ito ng 1, direct na lang, 1. 1 minus 1, 0. Over 1 squared is 1. 1 minus 1, 0. 0. 0 over 0, anong sagot? Pag 0 over 0, anong sagot nyo? Undefined. Undefined o indeterminate? Determined. Okay. Kapag any number except 0 over 0, hindi to 0 ang taas. Pag hindi 0 ang taas, halimbawa, 1, 2, negative 11, negative 20, negative 100, undefined yun. Pero pag 0 over 0, indeterminate. Nagkakasundo ba tayo? Yes po, sir. Okay. Kapag any number, basta hindi 0 ang taas, divided by 0, undefined. Pero kapag 0 ang taas, divided by 0, indeterminate. 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 Hindi natin ma-determine. Okay? Indeterminate. Indeterminati. Okay? Yes. Ito na. Undetermined po, same meaning lang din po niya. Undefined. Indeterminate. Okay? So, undefined, not defined. Indeterminate. So, yun yung term natin, ha? Undefined saka indeterminate. Okay? Now, ano sagot natin dyan? Okay? Question. Ito, 0.55, 0.499. Anong magiging sagot natin dito? Sir Josh, bakit may sagot na 0.5, di ba?
na nag-direct substitution kanina, di ba ang defy nakikita natin? Bakit 0.05? Take note. Take note, use factoring. Ha? So alam natin na ang x squared plus 1, ito, diretso ko ito ha, x minus 1 yan ha. Di ba difference of two squares ito? This is x plus 1, x minus 1. So kaya mga anak, bawal ka mag-direct substitution. Kapag may ma-factor ka, kailangan mo i-factor muna. I-investigate mo muna. Tingnan mo, makakancel to. Tama? Ano mangyayari? Magiging 1 over x plus 1. Nasundan ba? Yes po. Okay. So 1 over 1 plus 1 is 2. 1 half or 0.5? Kaya 0.5. So, ibig sabihin, huwag kang mag-direct substitution kasi mamamali ka talaga. Kasi kanina, nag-direct substitution tayo, ano nangyari? 0 over 0 siya, indeterminate siya. So, isa sa mga technique kapag kinukuha nyo yung limits, dapat kung may mafa-factor, ifa-factor, saka mag-substitute. So, nakikita natin na kapag nag-substitute tayo, makukuha naman natin ang limits. So, just bakit pa natin pahirapan? Pwede naman pala mag-substitute na lang para makuha ang limits eh. Pinapakita ko sa inyo yung table para makikita nyo yung limits, di ba yung limits? That is a number wherein the value of x approaches and closer, no? Yan yung maximum limits na makukuha natin. Sir, pwede po sir magtanong? Yes. Sir, tingin ko wala po, tama po yung analysis ko. Ito sir, kaya po, sa tingin ko po kaya po no is 0.5 eh. Pag na-round up po yung 0.5, 0.2, ay 5, 0 to e, equal din po sa 0.5, pati po itong iba pong number. Ah, okay. Good analysis din siya, no? Kasi, di ba hinahanap natin as x approaches 1? So, kung nag-approach tayo sa 1, di ba pag sinabing approaches 1, it's either from the left or from the right. Nag-approach siya from left or from right. Kaya dito, pinakita natin sa table, kung nag-approach siya ng 1 from left or right, nakikita natin na ano bang mas mababa si 1? Di ba mas mababa si 1 yung 0.99? Babaan pa natin. Pwede din dito gumamit ka ng 0. Gumamit ka ng negative 1. Pwede din yun. No? Ano ang magiging sagot? Nakikita natin na sila, habang papalapit sa 1, pakaliwa, paparating siya sa 0.5. Di ba? Kasi 0.99 ito, pag sinubstitute mo, nagra-round off lang siya eh. No? Hanggang dito siya. Kapag sinubstitute naman natin, ano bang mas mataas sa 1? Pwede tayo gumamit dito ng 5, pwede gumamit ng 4, pwede gumamit ng 3. Para makikita lang natin kung ano nangyayari sa value dito sa baba. Anong nangyayari sa y, sa f of x. Nakikita natin na kapag kamalaki ang number dito, siyempre mas maliit yung sa kanan, di ba? Pero 4.97, 0.49, lumalaki siya ng papalaki hanggang kapag dumating sa punto na mag-1 ka. Kaya dito, ang presentation natin dito, malapit sa 1. So habang papalapit pala sa 1, nag-a-approach siya ng 0.5 kapag galing sa right. Kapag galing sa left, nag-a-approach siya 1 galing sa left, papunta din siya sa 0.5. Since ang from the left and from the right, as x approaches 1 ay papalapit sa 0.5, pareho ang sagot nila na 0.5. Ibig sabihin, ang limit ng function natin ay 0.5. Sir Josh, pwede ba na direct substitution na lang para pag kinuha yung limit? Para may sagot na effective siya, pero dapat okay lang din naman yon. Pero dito, gusto ko lang makita nyo na sa table, nakikita nyo na habang papalapit tayo sa 1, kung si x ay mula sa kaliwa ay papalapit sa 1, papalapit din sa 5 yung ating f of x. So, ibig sabihin, pagpalitan natin to mula sa kaliwa habang hanggang makarating sa 1, nag-approach siya ng 0.5. Ito naman, kapag pinalitan natin ng x natin mula sa kanan, let's say 100, 10, 9, 8, 7, hanggang makarating sa 1, nakikita natin na mag-approach siya sa 0.5 ang sagot. Kaya since ang limit ng x as approaches 1 from the left and from the right is the same as 0.5, ibig sabihin, ang limit ng function na to ay 0.05. Kaya sir, just pwede ba i-substitute? Pwede naman, pero dapat mag-ano ka muna, mag-factoring bago mo siya i-apply. Okay? Sige, isa pa. Halimbawa ito. Getting the limit using a table does not exist. As x approaches 5. Alam natin na kapag sinubstitute natin dito ng 5, di ba? Direct, wala. Ay, Sir Josh, pwede na natin yan makompute, Sir Josh.
Kasi wala namang makakancel, pwede ba direct substitution ko na para makuha yung limits? Pwede na naman eh. 2 over 5 minus 5, so 2 over 0 na siya. So undefined to, di ba? Tama? So therefore, kung undefined siya, the limit does not exist. Now, tingnan nga natin sa table. Okay, tingnan nyo sa table para makita nyo. Magsasample tayo, ano ba yung mga numbers to the left of 5? 4.9, 4.99. Okay, ano ba yung mga numbers sa right ng 5? 5.1, 5.01. Okay. Kung 4.99, negative 20. Kung 4.99, negative 200. Kung 5.1, 20. Kung 5.01, 200. So saan siya papunta? Yung ito, negative 20, negative 200, pa-negative siya, di ba? Ito pa-positive. So hindi pareho. Di ba? Kasi pababa siya ng pababa, pa-negative infinity to eh. Ito papuntang positive infinity to eh. Since hindi pareho, yung isa papuntang negative infinity, kapag ipagpatuloy pa natin ito, bababa at bababa yan. Kapag ipapatuloy pa natin ito, pataas siya ng pataas kapag dugtungan pa natin ito ng 5.01, 5.001, 5.0001, 5.000001. Ito naman, dugtungan pa natin 4.99, 4.9999, 4.99, papunta siya dito. Kaya kung napapansin nyo, dahil hindi pareho, yung isa, as x approaches 5 from the left, pa-negative infinity siya. As x approaches 5 from the right, pa-positive infinity siya. Since two-sided limits ito, hindi pareho ang limit nilang dalawa, therefore the limit does not exist. Nagkakasundo ba tayo? Yes po, sir. Okay, so then yeah, next. So, kung napapansin nyo, as x approaching na natin to. So, 3.4. Naundot lang po. Kasi 3.39. Kapag i-ano pa natin, maglalapit siya sa 4 eh. 3.4. Okay, 3.4. Okay. Next. Tingnan natin to. Ano sagot nyo dito? As x approaches negative infinity. Okay. Positive, negative 8 rather. Positive, negative yun ha. Okay. So find the limit of the function as x approaches negative 8 from the left and from the right yan. Kasi two-sided limits ito. Tingnan natin. As x approaches, so negative 8 to, diba? Kapag number line, ito yung negative 8. Ang mababa sa negative 8 ay negative 9. Hindi na po, sir. Oo, ito, negative 7, mas mataas yun. So, as x approaches, papalapit sa 8. Magkaiba, no? Negative 3, negative 3. Ito, 3 papuntang 3. O, then, hey, wow, ang galing. Okay. Next, sa tingin nyo, ito, ano sagot? Negative 198. Ito, papunta siya sa negative 198, negative 192, negative 199, negative 192, negative 195, negative 198. Pareho ang papuntahan nila, no? Saan sila papunta? Negative 2. Okay, negative 2. Very good. Nice one. Okay. Oh, sige. Ano sagot sa number 1? Negative 10. Negative, grabe, bilis ha. Negative 10. Next, number 2. DNE, galing. Next, number 3. Positive 2, sir. Correct. Number 4. 1. DNE. Pareho. Negative 10. So, okay. Papunta 0, no? 0, tama? Tama? Pero sir, tama pala. 0 po pala. Pwede po pa 0. Oh, papuntang 0. Okay, papuntang 0. Very good. Okay, pababa ng pababa eh. Oh, ito. Cotangent. Okay? So, pag cotangent, gamit lang kayo lahat ng calculator, screenshot nyo siya. Malalaman mo naman yan pag scientific calculator, dapat ito ang sagot. Kung hindi ganito ang nagiging sagot mo, ibig sabihin, ang calculator mo hindi nakaset sa radian mode. Okay? So, dapat ang angle unit na nagamit mo ay naka-radian. Okay? So, tingnan mo to.
Ano sagot niyo dito sa tingin niyo? Negative ito, positive. Ano sagot niyo dyan? Negative 9, negative 999, pa negative, pababa siya, no? Pababa. Okay. Ito pataas. So, the limit does not exist. Does not exist. Kasi, ito negative 9.9 pag sinubstitute natin, tapos negative 99. Iset nyo lang 0, ha? Yan yung ilalagay dyan pag nag-compute kayo. Para makita nyo lagi. Iset nyo sa 0. Okay? Doon ka pupunta. So, kukuha ka ng value sa left niya, kukuha ka ng value sa right mo, tapos titingnan mo yung pattern kung anong nakikita mo. So, dito, 9.96, nag-increase. Di ba nag-increase? Papuntang infinity, pataas to. No? Ito, nag-decrease, pababa. So, hindi, ito pababa, ito pataas, hindi sila pareho. Kaya DNA siya. Next example here. Pag ganito naman ang nakikita niyo, kailangan bago nyo to siya isosolve, i-multiply nyo muna sa kanyang conjugates. Ano ba yung conjugate, Sir Josh? Kukunin mo lang yung x plus 1 plus 1. Kung minus dito, plus. So kapag may ganito kayong nakikita sa denominator, minumultiply yan ang conjugates. Pero para makita ninyo, tingnan nyo. Kung direct substitution, tingnan nyo. Kung negative 0.01, papalapit sa 0, 19999. Ito, bumababa. Saan siya pupunta? Sa 2 po, sir. Okay. Galing. So, ang limit niya ay, as x approaches 0, ay 2. Okay? 2. Pero kung titingnan mo, Sir Josh, pag i-direct substitution ko yun, automatic 0 now. Kasi 0 na ang numerator eh. Kaya sabi ko kanina, pag ganitong nakikita niyo, multiplyan niyo muna ng conjugates. Okay? Para magtutuyan kapag minultiplyan natin ng conjugates. So, sige, pakinggan, present ko sa inyo kung bakit ganyan. Okay, what happened today? Can you describe the limit of a function at a point? Madali lang yan, graph, sige. Mag-example pa ako. Ha? Kaya pa ba? Overtime ako? Kaya. Sige, may isa na lang, isang PowerPoint na lang. Kaya pa po, sir. Sige, kasi mag-exam kayo eh. Magbubukas lang ako ng isa pang power. Para ma-master natin yung limits, okay? Gawin natin komplikado na ngayon yung tanong kasi alam ko na-develop na yung foundation niya doon, no? Gawin na natin, i-level up na natin. Taasan na natin. Okay, limits at infinity na ako, ha? Okay. Mag-infinity na ako kasi may tanong yan, find the limits at infinity. Okay. Dapat next week ko pa ito na lesson, pero check ko nga muna. Kung, hanggang week 9 ba kayo? Week 9? Ang exam, week 6 to 9? Yes po, sir. Yes po. Check ko lang. Opo. Check ko, kasi kung hindi to siya masasaklaw, hindi ko na i-discuss. Kung masasaklaw siya, mag-overtime ako para sa... Okay, the limit of a function, the idea informally. So, ito siya. Okay. Yan yung graph. Nakita natin kanina yan. Okay. Okay tayo dyan. Yan yung graph. Discuss natin yan. Ito yung limit, no? Ito yung mga examples, okay? Ito, kanina yung sinasabi ko sa inyo, yung naka-table siya, okay? Pinakita natin yan. Nagkonsaktan ng table, ito siya. Okay, ayan. And then, pwede kayo kumuha ng table ha, para maintindihan nyo. Or, okay.
Yan yung table. Kasi dito nakapatayo, pinigal lang natin. At may patayo din tayo kanina para makita niyo yung pagkuha ng limits. Algebra method, yan yung sinasabi ko, pwede naman mag-substitute, no? Pero bago mag-substitute, mag-evaluate para makuha yung limits, kailangan i-apply yung factoring. And then, yan yun siya. Algebra, table and graphs. Nag-graph tayo, no? Nagsimula tayo sa graph, tapos nag-table, tapos evaluate, substitution. Okay, substitute lang, di ba? And then, may infinity din ba tayo dito? Wala pa ditong infinity. Hanggang dito lang kayo sa 9. So, nasakop na natin siya actually. So, approach is 0-0, dividing the top and bottom x minus c. One-sided limits, okay na tayo dyan. So, one-sided limits. Left limits, right limits. Okay na tayo dyan. Kaya na yan. Next. One-sided limit, okay na. Okay na yan, may graph. Okay na siya. Tingnan na yung graph. Okay na rin yan. Okay. So, ang infinity, sunod pa siya. Hindi na po na i-discuss yung infinity. Actually, wala din namang trigo dito eh. So, baka lang lumabas kasi yung trigo sa tanong nyo. At least, alam nyo na dapat naka-radian. Tapos gamitan nyo na lang ang calculator. Okay. So ito, yung mga exercises kasi dito, ayan, may sine siya, sine 3x. As x approaches 0, logarithm, dito may logarithm siya, type nyo lang yan sa calculator. Okay. Use calculator lang naman yan, to 2 decimal places. So ito, yung mga sine, itong sine na to, ito diretso na yan sa calculator. Plug in nyo lang yan. Okay. So kung nahirapan kayo, as x approaches 1, gagawa ka ng table sa kaliwa, pwede ka gumamit ng negative 2, negative 3, negative 4. Titingnan mo yung anong nangyayari sa value. Tapos sa kanan naman, as x approaches 1, so pwede 4, 3, 2, 1. Titingnan mo. Tapos kung pareho sila papunta doon sa value na yun, yan yung limit. Pero kapag hindi pareho, does not exist. Okay na tayo. Huwag na natin i-discuss yung infinity. Okay na yan. Pasok na tayo dyan. Hanggang dyan yung limits. Madali na to. Okay. So, I evaluate the limit of the absolute value of x as x approaches 0 from the left. Substitute. Alam na natin nyo yan. Substitute lang yan, di ba? Okay. So, kayang-kaya nyo na yung test. Time check, 11:54. Okay, hanggang dito lang tayo. Hindi nasaklaw yung infinity. So, susunod pa siya na kaya ito PowerPoint ko pang next week to, yung limits at infinity. Okay? So, ito yun. Pang next meeting pa yan siya. Pang next quarter nyo pa yan. So, that will be all for today. Thank you. Have a nice day and happy weekend, everyone. Thank you, sir. Thank you, po. Thank you, po. Thank you, po, sir. Thank you, po. Thank you, po.